Napagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At unahin ko po ang pagbati at pasasalamat sa ating butihing priest na si Brother Priest Noel. Maraming salamat po sa pagpaunlak niyo po sa aming pag-aaral ng Torah. Maraming salamat po. At muli, mga kapatid, panglima na po nating ano ito ng pag-aaral ng Torah. At naway atin pong pagnilayan. Maraming salamat po. Be blessed. Yeah. Bro Roland? Okay bro, thank you. Kala ko si Chari lang, okay na. Good evening po sa lahat ng kapatiran dito sa Itzki chapter. Lalo na kay Fresh Noel. Salamat po sa ating mahal na Aba, Yahawa. Misaya King Yahawa sa pagbigay ng pagkakataon muli na maganap ang Fifth Torah Study. So, Aba, ingatan niyo po. Lagi niyo pong ingatan ang aming mga priesthood sa pangunguna po ni Brother Uichi sa pagpatuloy po ng pagpalaganap ng katotohanan. Hindi lang po dito sa sa HK chapter, kung hindi sa buong mundong chapter. So, salamat po. Okay, let's back to co-host, Bro Dan. Yeah, kanta po tayo mga kapatid. You alone I
I am glad that you dwell in my heart, teardrops in my eyes. For you, my key. Yada. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Aba, salamat po sa buong araw na binigay mong kalakasan sa bawat isa sa amin, especially sa Hong Kong chapter, sa aking mga kapatid na walang tigil sa kanilang ginagawa, lalong higit sa pag-aaral ng banal mong Torah. Salamat po sa buhay nila at patuloy mo silang iniingatan. Kahit sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, ay nakakasunod sila na naaayon sa iyong covenant. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang sa oras na ito ay mapagsaluhan po namin ang iyong banal na salita. Salamat po ng marami, King Messiah Yahushai, at sa pagkakataong ito ay binigyan mo kami ng panibagong kalakasan upang magkaisa at upang aming pagsalunan ang iyong inihandang salita para sa amin. Aba, patawad po sa mga nagdaang aming nagawang pagkakamali o pagkakasala, maging ito man ay di namin alam na kasalanan o kasalanan na aming nasadya. Patawad po, Aba Yahawa. Pakalinisin mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin upang marating namin ang iyong darating na kaharian dito sa lupa. Salamat po sa mga pangako mo nang dahil sa iyong banal na salita, sa oras ng aming kahinaan at sa oras ng mga pagsubok, ikaw po ang nagpapalakas sa amin. Salamat po ng marami at ngayon ay ibukas mo po ang aming consciousness upang kami ay makapag-aral ng banal mong salita. Purihin ka, Bayahawa, King Misiya, Yahushai, ngayon at magpakailanman. Yada. 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 Salamat po ng marami sa mga minamahal kong mga kapatid dito sa Hong Kong. Ako'y natutuwa dahil sa bilang nyo, 29, marami po ito na ikukumpara doon sa ibang mga Zoom na minsan ay nakakalungkot, minsan ay 10 lang, 15. At sa ganitong oras na tayo nagsisimula na late hour na, ay andyan pa rin kayo upang tayo'y kumain ng salita ng buhay na nagbibigay kalakasan sa atin, sa bawat isa sa atin. So, salamat po ng marami sa buhay nyo dahil sa mga ganitong pagkakataon, kung ako ay natutuwa, mas higit ang ating Aba Yahawa at King Messiah Yahushai dahil inihanda niya ang hapagkainan para sa inyo. Pinaghandaan niya ito dahil mahal niya kayo. Ganun din ang ating King Messiah Yahushai na laging nakatingin sa lahat ng ating ginagawa sa buhay natin. Yan. So, ngayong gabing nito, hayaan niyong magsimula tayo sa inihanda sa atin ng ating King Messiah Yahushai, ang dakilang rabay ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang title ko pong ginawa ay ang The Sheep Breeder.
topic po natin ay 1 Samuel 17, 8 to 9. Basahin ko po ang 1 Samuel 17, chapter 17, verse 8 to 9. And he stood and cried unto armies of Israel, and said unto them, why are you come out to set your battle in array? Am not a Philistine and your servant to Saul? Choose your a man for you and let him come down to me. Sa Tagalog, at siya'y tumayo at humiyaw sa mga hukbo ng Israel. Sino itong humiyaw? The Nephilim, the falling angel, alias Goliath. At nagsabi sa kanila na hukbo ni Israel o sa kabayan ni Israel, bakit kayo lumabas na nagsihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Pilistiyo at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Verse 9. If he be able to fight with me and to kill me, then will be your servant. But if you prevail against him and kill him, then shall be our servant and serve us. Ang yabang dito ni Goliath, the alias Goliath, which is Nephilim. Alam po natin yan. At sinabi niya na kung siya'y makakalaban sa akin at mapapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y mananaig laban sa kanya at mapapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. Malaking challenge po ito sa mga angkan ng lahi ni Israel, the tribe of Judah, sa ganitong paghahamon na isang malaking tao na parang minamaliit ang mga tao ni Israel. So sa buhay po natin, sa panahon ngayon, marami pong hadlang, marami pong mga barrel o wall upang hindi tayo makatakbo sa takbuhin ng mabilis. Minsan nadadapa, minsan po ay nasasaktan, nasusugatan. Yan po ang buhay ng mga nasa covenant. Minsan umiiyak at minsan sa dami ng problema, hindi nakakapagpatuloy. Ganyan ang mga malalaking problema like sa buhay ng ating bida sa gabing ito, which is David. Kaya ang pag-aral po natin ay napakahalaga dahil ito po ay magsisilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. Para bang pagka ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, ay mayroon kang iniinom para ikaw ay lumakas o na-charge ka. Parang ganyan ang salita ng ating Aba, na tayo nakaka-take ng salita niya at yung ating kaluluwa o spirit ay lumalakas. So sa pagkakataong ito, sa napakahirap ng sitwasyon ng buhay, maging sa ibang bansa man, ay nakakaranas ng mga bagay ng mga hindrance o yung mga sagabal sa buhay natin. Lalong higit kung ang hindrance nito ay yung mga mahal natin sa buhay. Misan ay nabibigyan tayo ng, siyempre dahil mahal natin sila, ay nakakapamili pa tayo kung alin yung pipiliin natin
kung ang oras ba natin para sa Aba o yung oras para sa mga mahal natin sa buhay. Ganyan po, minsan. At ang isang ship breeder base dito sa ating tatalakayin paksa, ang isang ship breeder ay nagbabantay sa kanyang alaga at pag nakita niya na may kakaiba ito dito ay kanyang inaalis upang mapanatili niya ang kanyang mga alaga na maging maganda at maayos na kawa ng tupa at tinatagpas niya o inaalis niya ang mga di kauri nito. Nasusulat, pag ang isa ay nawala sa kanyang alaga, ito ay kanyang hinahanap dahil sa mahal niya ang kanyang kawan o ang kanyang inaalaga ang tupa. From the book of Luke chapter 15 verse 4, para sa ating reference, nasasaad dito, what a man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not let leave the 99 in the wilderness and go after that which lost until find it. Aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at nawawala ang isa sa kanila ay hindi gabat iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang masumpuan. Wilderness. Marami pong wilderness. Kahit dito sa Oper ay yung mga lupain na makikita natin na walang laman o nandoon sa mga bagay na parang ang tinakbuhan ay in spiritual ay nakakalungkot. Hindi siya satisfied. Yung wilderness ilang. So, ngayon mga kapatid ko, ang sinabi ng Lucas chapter 15, kung sa 100 tupa na inaalagaan ng sheep breeder at nawala ang isa, iiwanan niya yung 99 at hahanapin ang nawala. At ito ay kanyang ibabalik at isasamang muli sa 99. Ganyan po, napakahalaga ang isang tagapag-alaga, ang isang sheep breeder. At minsan, tinitingnan niya ang kanyang mga alaga kung minsan po ay nangyayari ito dahil nga sa katulad ko na may inaalagaan din tupa at kambing. In literal po yung totoong inaalagaan. Tinitingnan ko po yung reaksyon ng tupa kung ito ba ay malakas o hindi. Yung ilong, tinitingnan ko kung ito ay may tubig na ito ay palatandaan na siya ay sinisipon. At ganun din tinitingnan ko yung kanyang puwitan kung ito naman ay basa. Dahil ito yung palatandaan na siya ay nagdudumi. Ganyan ang pag-aalaga. Hindi lang sa pinapakain mo, hindi lang sa nililibang mo, pinapastol mo, kundi binabantayan upang huwag malapa ng kaaway. Minsan, yung mga wild dog, tinatalo yung mga alaga, kinakain nila yan, kinakagat nila. Kaya pala ganyan. At base sa nasusulat, makita natin ang kasaysayan ni David sa kanyang pag-aalaga ng kanyang tupa. Dahil pagka may leon na lalapit dito at lalapain, ay ito'y hinahabol niya at pinapangahan.
Let's talk about the story of David from chapter 17, verse 26. Tingnan po natin yung 1 Samuel 17, 26. And David spake the man that should by him and saying, what shall be done to the man that killeth his this Philistine and take it away the reproach from Israel? Or who is uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living Elohim? Alayam. At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya at nagsasabi, ano ang gagawin sa lalaking nakapatay sa Pilisteyong ito at mag-aalis sa Israel ng kadustang ito, sapagkat sinong Pilisteyong ito na hindi tulik na siya ay umahamon sa hukbo ng buhay na alayam? Pilisteyong hindi tulik na humahamon sa hukbo na buhay ng alayam. Balik po natin yun sa kasaysayan ng buhay natin. Ganyan po, lagi tayo. Mayroong hamon sa buhay. May hamon lagi. Di po ba nyo napapansin kung kailan kayo pumasok sa covenant? Andun yung maraming persecution. Andun yung mga maraming pagtatalo-talo. Minsan sa Torah, dahil nga para makita yung righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganun po ang pagsunod. Mapapansin po natin talaga, hindi katulad nung nasa Babylonian pa tayo na nakita po naman natin, sabi nga ng mahal na mesero, nagbabanal-banalan, sugar-coated ang lahat ng salita. Kaya mapansin po natin, sa loob ng covenant, mayroong tagpasan, mayroong inaalis dahil para makita ang righteousness sa loob ng kawan. Kaya asahan po natin ang mga bagay na minsan nakakabigla, nakakasyak. At kahit man sa loob ng prison, andyan pa rin yung lion, roarer, na umaatungal at naghahanap ng masisila. Kaya mapagbantay ang bawat isa sa atin. Mapagbantay. Then again, baba po natin ang basa sa verse 34 to 35 para po makasubaybay tayo dito sa ating pinag-aaralan. Verse 34 to 35. And David said unto Saul, thy servant keep his father's sheep. And there came a lion and bear and took a lamb out of the flock. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaroon ng isang leon o isang uso, ay kinukuha ng isang kordero sa kawan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo na ang isang sheep breeder ay binabante niya ang kanyang mga alaga. In realidad, ang isang tagapag-alaga, ang isang frontliner, kagaya po ng chapter coordinator ng Hong Kong, binabantay niya ang buong kawan. Inaalagaan ito at pinakakain ng salita ng Torah. Kaya po lagi kayong mga may aralin, may mga pag-aaral. Samantalang kayo ay andyan sa Hong Kong para kumita ng pera at ibigay at ipadala sa mga mahal sa buhay ninyo para yung mga pangarap nila, yung iba makapag-aral, yung mga anak nila. At yung iba naman ay makapagbayad doon sa mga nahiraman. O kaya di naman ay makapagbagawa ng bahay para po sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Pero kayo po yung nagsasakripisyo. Kaya nga sabi, kayo yung hero ng buhay ng pamilya. Salamat po sa Hong Kong chapter dahil kayo po ay matyaga na ginagawa ninyo yung mga tungkulin nyo sa pamilya nyo. At lalong higit ay andito kayo para nakasubaybay sa banal na Torah at sinusunod nyo ang naayon sa kautusan.
Bakit nga po ang hindi? Eh, nandito kayo ngayon para sumama at pag-aralan natin. Kaya ako po ay natutuwa sa inyo and I will congratulate to the chapter coordinator ng Hong Kong chapter na matyaga po kayong binabantayan like ship breeder. So sa mga bagay na ito, patuloy po tayo. In verse 38, and said Saul, arm David with his armor, and he put the helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang inilagay ang turbanting tansa sa kanyang ulo at kanyang sinuutan siya ng isang baluting katawan. Nung una si Saul ay ayaw pumayag na si David ay ilaban doon sa malahiganting tao na veterano sa labanan. Maraming napapatay ang Pilisteyong ito. Maraming napapatay. In vice versa, dito po naman sa realidad ng buhay natin in spiritual, maraming nadadala ang serpent. Marami ang pinagtatagumpayan. Kaya yung iba ay natatakot at minsan ay ayaw ng lumaban. Minsan ganun. Pero dahil nga ang battle natin ay hindi battle ng sarili natin, kundi battle ng ating alahayam para sa atin. Siya po yung tagapagtanggol natin. Siya yung army ng buhay ng bawat isa sa atin. Aking Yahawa siya eh. Siya yung maghahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay nasa loob ng covenant, wala tayong dapat ikatakot dahil tayo ay pag-aharian ng ating King Messiah Yahweh Shai. At dahil sa sinabi ni David na kanyang qualification na siya ay humahabol doon sa mga leon na sisila sa mga alaga niya, pinakita ni David kung anong qualification mayroon siya, kung gaano siya katapang. Siyempre yung leon sa liit ni David ay kakainin lang siya, kakatayin lang siya. Pero ang ginawa ni David, pinapangaan ito at pinapatay. Binabalian ng liyo, ganun. Katindi ang pananampalataya ni David in spiritual. Kaya sa ating pagpapatuloy in verse 40, ano po ang sinabi dito? And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd bag which he had, even its scrip and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. At tiningnan niya kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at sinil sa supot, nilagay sa supot na kanyang dala o sisidlan. Sa makatwid bagay ang kanyang supot, pastor, at ang kanyang paghihilag po sa kanyang kamay at siya ay lumapit sa Pilisteo. Hindi tinanggap ni David yung sinuot na turbante ni Saul, kundi mas pinili pa niya na siya ay tumampot ng mga makikinis na bato, the 5 stone, at inilagay niya doon sa supot dalahan bilang pastol. Pastol. Yung pag siya nag-aalaga ng mga tupa niya, doon, yung lalagyan niya, doon niya inilagay yung 5 stone. At bibigyan po natin ng symbol itong stone na ito, na 5. At kung bakit napagtagumpayan ni David na pabagsakin ang napakalaking taong si Goliath, the alias na ito nga pong Nephilim. So sa buhay po natin, dapat po tayo magtagumpay sa mga dapat nating i-break na wall, o dapat yung tayo ay makapagpatuloy at mawala ang mga Goliath sa buhay natin. Dapat huwag po tayong matatakot dito at kailangan na tayo ay malakas ang loob, maging matatag.
at patuloy na manalangin. Dahil ang battle na ito ay matindi. Sabi nga sa banal na kasulatan ay 24 hours na umaatungal ang kalaban at laging nakamasid upang maghintay lang ng mga pangyayari para makapasok ang kaaway. So ganun po katindi. Maaring sa trabaho nyo ma-struggle kayo. Maaring sa mga kasamahan nyo ma-struggle kayo. Maaring sa mga tawag galing sa Pilipinas ma-struggle kayo. At sa halip na nakapokus kayo sa covenant, isa nakakapanghina. Di po ba? So, maliwanag po yan. Ganyan po ang mga pangyayari. Kahit kay David, kung iisipin ni David na paano niya tataluhin si Goliath, maring siya ay matakot. Pero ganun katindi. Kung ilalagay po natin ang inspiration natin si David sa buhay natin, kahit gaano pa mang kabundok ang problema natin, magpapatuloy po tayo. Kahit anumang problema ang dumaan sa buhay natin, magpapatuloy tayo. Kung atin pong magiging inspirasyon si David dito sa kasaysayan sa Book of Samuel. In reality of our life, ito na po yung 5 powerful lessons from David, the Nephilim alias Goliath. Ito po yung kanyang piniling mga stone. Ano po yung una? Be bigger than your peer. Kinakailangan po na mas malaki isa sa problema doon sa takot natin ng ating alahayam, ang ating makapangyarihang ama. Mas malaki siya kasi yung pong problema niyong maliit lang para sa kanya. Maliit lang yan. At kaya niyang mapagtagumpayan ang laban. Kaya hindi po tayo dapat katakutan. Ano pong sabi ng reference natin sa Book of Psalm 27 verse 1? The Psalm of David. The alahayam is my light and my salvation. Whom shall I fear? The alahayam is my strength of my life. Of whom shall be afraid? Ang alahayam ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang aking alahayam ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako mas isindak? Number one stone na dala ni David. Malaki ang Aba Yahawa sa buhay natin. At kaya niyang taluhin ang ano pa mang problema, ang ano pa mang sigalot sa buhay natin. Kaya nga sabi dito eh, siya yung liwanag. Siya yung kaligtasan. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. At ang katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Kanino ako masisindak? The first stone. And then the second stone is size doesn't not matter. Yung liit ni David, hindi yun yung nagiging problema para labanan niya ang napakalaking Goliath. O yung sa realidad, yung buhay natin na tayo isang maliit lang para labanan yung gabundok na problema. Zechariah chapter 4 verse 10. Ito po ang ating mababasa dito sa Book of Zechariah chapter 4 verse 10. Subaybayan na lang po ng mga kapatid natin na andyan at nakikinig. Zechariah chapter 4 verse 10. For who has despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see that plummet in the hand of Zerubbabel, which those 7, they are the eye of Alahayam, which run to and fro through the whole earth. At ang sino mang nagsisihamak sa araw ng mga maliliit na bagay, sapagkat ang pitong ito ay magagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zerubbabel. Ang mga ito'y mata ng alahayam na nagpaparoot pa rito sa buong lupa. Nagpaparoot pa rito sa buong lupa. Nakikita tayo ng ating haba, nakikita tayo ng ating alahayam sa lahat ng ginagawa natin.
Kaya ang bawat isa sa atin ay huwag matatakot dahil kitang-kita tayo. Kahit na anong tago natin, minsan sa panghihina natin, hindi na tayo pupunta o sasama sa mga GC natin, sa mga prayer warrior. Minsan hindi kasi nga may problema, nanghihina. Papahinga muna ako, sister, brother. Ganun, minsan. Kasi mayroon akong dinadala eh. Mayroon akong problema. Minsan ganun. O minsan naman, may mga karamdaman. Ang sabi dito, parut-parito siya at nakatingin. Huwag kayong matakot, ang sabi ng Psalm. Huwag tayong masindak sa lahat ng mga bagay na nangyayari. That is the second stone. Size doesn't not matter. Kahit anong liit pa man ng pagkatao natin, tayo'y malaki sa paningin ng ating Aba, ng ating Alahayam. What is the third? Make use of what you already have. From the book of Jeremiah 29 verse 11. Patuloy po tayo na maging tapat sa kanya. Maging tapat. Dahil ang kapalit po nito ay ang pangako ng ating King Messiah Yahushua. Na tayo ay kanyang mga pinili upang tipunin, upang pag-isahin. Tayo mga walang nawawalang tupa ni Israel na nasa pinapupunan pa man ang bahay bata ng ating ina, ng ating mga magulang kagaya ng sinabi kay Jeremiah na tayo pinili na niya, inihalal na niya, ginawa ng lingkod niya. Kaya minsan nagugulat kayo, bakit ako ginawa niyang lingkod? Wala naman akong alam. Bakit inilagay ako sa tungkulin na ito? Hindi ko naman kaya. Minsan ganun. Pero hindi natin alam, siya yung may control ng buhay natin. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thought that I think toward you, said the Alahayam, thought of peace, not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ko ang mga inyong pag-iisip, na inyong iniisip, sabi ng Alahayam, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa huling wakas. Ang ganda, di po ba? For I know the thought that I think toward you. Nalalaman niya ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, iniisip pa lang natin, alam na niya. Kaya minsan may mga millennial na sinasabi, alam na this. Alam na this. Kasi nga po, alam na niya ang gagawin natin sa araw-araw na buhay natin. Minsan kung mayroon mang pagkakamali, hingi na lang po tayo ng tawad. Kaya lagi sa prayer natin, kasama po yung paghingi ng tawad. Kasama po kahit minsan alaman natin na, kasi nga pag minsan may nagtatanong po, ano pong pagkakaiba ng mali at kasalanan? Sabi ko nga, huwag ka nang gumawa ng mali at hindi ka na magkasala. So, ganun lang po yun. Simple. Huwag ka nang magkamali. Kung alam mo yung mali, para hindi ka na umabot doon sa kasalanan. At ang sabi ng ating Alahayam, pagka ganito na ang kapayapaan ay nasa atin, wala na yung kasamaan sa atin. Tayo yung magtatamo ng huling wakas. Tayo yung mananagumpay. Make use of what you already have. Yun po ang pangatlong stone. And then pangapat, believe it possible. Maniwala po tayo sa mga posibleng bagay. Kasi nga, sabi nga dito sa yung Ebanghelyo ng ating rabay. Ang sabi po niya ay maniwala ka lang na itong bundok na ito ay malilipat sa kabilang bundok. Di po ba ang hirap nun? Pero in spiritual, kahit anong pagkasama-sama pa ng tao, pag ito ay nanampalataya at nagsisi,
at pumasok sa covenant, mararating niya ang kanyang pupuntahan. Makakarating siya doon sa lupang pinangako ng ating Aba Yahweh, the kingdom. So maliwanag po yun. Ito po yung daladala na stone ni David. Mark chapter 9 verse 23. Patuloy po tayo. Chapter 9 verse 23. And then Yahweh said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Sinabi sa kanya ni Yahweh, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay pangyayari sa kanya ayon sa kanyang pananampalataya. Kinakailangan yung pananampalataya natin ay malaki, hindi maliit. Minsan natatakot tayo. Gawin natin yung binigay sa ating tungkulin at makakayanan natin to. Minsan nakakita tayo ng mga may sakit, binabaliwala lang natin, di natin naiipag-pray, hindi man lang nahahawakan. Sinasabi lang natin na gagaling ka, kapatid. Ganun. Pero hindi mo man lang siya binigyan o niregaluhan man lang ng panalangin. Isang ganun. Kaya pag nakakita tayo, automatic na yan, pag-pray natin agad. Kahit hindi pa siya nagre-request ng prayer, pray na natin agad. Yun ang pananampalataya na may kasamang gawa. May kasamang gawa. Kakitaan po tayo ng pagiging asin ng sanlibutan. May alat po tayo. At tayo yung magisilbing guide ng mga nasa labas. Upang ang lahat ng mga nasa labas ay magsipasok at makasama sa covenant. That is the fourth stone. Believe it possible. Paniwalaan lang po natin, panampalatayan lang po natin ang mga bagay na posible. Posible. Minsan, ang mga taga-upir, ganito po ang mga taga-upir. Sabi nga kanila ni Bro Roland, kumusta na ang Quezon kung maulan? Dito po sa Quezon, ang capital ng Quezon is Lucena City. At ito ay nababanggit ko kalimitan sa kapatid ko o sa mga Torah teaching na nakakagulat dito sa capital o Lucena City mismo, bayan, na lapit-lapit ang mga Taiwanese na mga bilihan ng mga murang mga bilihin. Napakamumura or essential man ito o kung mga gadget man o kung ano pa man, napakamura nilang magbenta. Pero yung mga binabayaran nilang pwesto, napakamahal. Ang ibig ko pong tukuyin, hindi po sila sigurista, ang mga Taiwanese. Hindi sigurista sila. Lumalaban sila. Maring, hindi nila iniisip kung sila ay malulugi. Ang ating pong pinag-uusapan ay believe it possible. Eh tayo mga tag-opir, minsan ay sigurista tayo. Ah, sinasabi, ah, malulugi ka lang dyan. Huwag mo nang ituloy yan, huwag mo nang gawin yan. Ganon minsan. Ang liit ng pananampalataya, ang liit ng pananampalataya natin para hindi tayo makapagpatuloy. Kaya sino ang nagtatagumpay? Yung lumalaban. Di po ba? Eh si David, kaliit-liit lumaban sa napakalaking warrior, napakalaking expert sa digmaan, sa battle, na napakarami ng natalo at hindi pa na natatalo si Goliath. Di po ba? So katatakutan siya, pero anong nangyari kay David? Kaya sabi ko nga, gawin natin itong inspirasyon. Gawin natin ang inspirasyon. Believe it possible. Kaya naka-address po ito sa ating mga taga-upir, lalo na yung mga nasa loob ng covenant. Manampalataya lang po tayo. Huwag po tayong matakot.
kahit sa mga dumaraang buhay natin, minsan nga yung mga iba sa atin may mga negosyo, may mga trabaho para lang sa mga mahal sa buhay, para lang sa mga dream. Pero minsan pinanghihinaan ang loob. Pinanghihinaan. Kaya ito po ay binigay sa atin ngayong gabing ito upang tayo ay bigyan ng tunay na uniforme o isusuot natin para maging matatag tayo. Ito nga yung pananampalataya natin. Napakaganda ng kanyang nakalatag na plano sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 5. Stone, don't underestimate your capabilities. Huwag po nating i-underestimate kung ano tayo. Kung ano tayo. Kaya minsan ay pagka inutusan na tayo ng halimbawa ng ating chapter coordinator na diyan ka, gawin mo bilang minsan nagtalaga ng baptizer yung mga servant. Minsan ay parang hindi ako bagay diyan, parang hindi ko kaya. Minsan na ilagay sa pwesto na okay, dito tayo, itong gagawin natin. Minsan may mga ganong pangyayari na wala naman akong hindi ko ma-handle yung Bible study dahil wala naman akong experience, ganon. Mga something ganon. Kaya ang sabi dito, don't underestimate your capabilities. Ano yung reference po natin para po makita natin? Dito rin po sa Book of Jeremiah, chapter 1:5-8. Ito po yung panghuling stone, ikalima. Before I form thee in the belly, I know thee, and before thou cometh forth out of thy womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto all nation. Number 6, verse 6. Then said I, an Alahayam, behold, I can't speak, for I am a child. At nang sa gayoy sinabi ko, Alahayam, Aba, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. Verse 7, but the Alahayam said unto me, say not I am a child, for thou shall go to all that I shall send thee, and whatsoever I command, thou shall speak. Ngunit ang sinabi sa akin ng Alahayam, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita suguin ay paparoon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Sasalitain mo ang aking salita. Hindi naman ito sa iyo. Ako ang magsasalita sa iyo. Maliwanag dito, bago pa man kita inanyuan sa tiyan ng iyong mga magulang, ng iyong ina ay nakilala na kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinagpaging banal na kita, inahalal na kita na propeta sa mga bansa. Alam na niya, kahit nga yung bilang ng book natin, alam na niya kung ano yung pupuntahan natin. Kaya nakakagulat, di po ba, na nandito na tayo sa loob ng covenant. Dahil alam na niya, alam na po ng ating Aba Yahawa kung anong direction ng buhay po natin. Kaya mga kapatid ko, sa panglimang stone na yan, na ikinatalo ni Goliath ng malahiganting Nephilim na ito, na bumagsak siya. At ano ang kasunduan sa labanan niya? Kung matatalo kita, ay ako'y papaalipin sa iyo. Tinalo ni David. At anong nangyari sa buko ng mga Pilistin? Lumood sila. Nangatakot. Dahil yung Alahayam ng buhay ni David ay makapangyarihan.
isang strike lang nung kanyang sling, nung kanyang sandata, nung kanyang sling, bumagsak si Goliath. Ganyan po, dapat kalakas ang loob, katatag ang loob ng bawat kawan. Especially dito sa Hong Kong, na alam ko na kayo ay mananagumpay. Nararamdaman ko na kayo ay yung mga David, maliliit na David, upang talunin ang napakalalaking gulayat o problema sa loob ng kawan. Challenge from the book of Deuteronomy. Ito po yung challenge sa buhay natin. Deuteronomy chapter 1 verse 41. Then answered and said unto me, we have sinned against the Alahayam. We will go up and fight according to all that the Alahayam, our Elohim, commanded us. And when you have girded on every man his weapon of war, you will ready to go up into the hill. Nang magkagay sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, kami ay nagkasalaban sa Alahayam. Kami ay sasampa at lalaban ayon sa kanyang iniutos sa amin ng aming Alahayam, the Abba, Yahawa, at makikipagsakbat bawat isa sa inyo ng kanyang sandata ng pandigma. At kayo'y magmamadaling sumampa sa bundok. Inihanda po tayo talaga bilang isang mga warrior, bilang isang mga servant, upang magsilbi, upang magpaalipin sa kanya, upang maglingkod para sa kawan, the ship breeder. Ganyan po ang purpose natin. Kaya nga po tayo ay tinuturuan upang pagdating ng panahon ay isa na rin po tayong servant at tagapagturo. Mawawala po ang mga ngayong priso dahil sa kami ay misan, nakita naman po ninyo may mga edad na rin at papunta na sa senior. Yung iba sa amin ay senior citizen na, pero ako malapit-lapit na. So, yun po mga kapatid ko. Being a servant, maging humble tayo, maging matatag tayo, at lagi kong chine-challenge kami na huwag kaming kakitaan ng ano pa man na hindi maganda sa ginagawa namin, kundi ang makita ay ang buhay na at dakilang makapangyari ang Abba Yahawa at King Messiah sa buhay namin. That is the challenge. Na kinakailangan makapagpatuloy tayo at kinakailangan dala-dala natin ang stone na dala ni David, na huwag tayong pantakutan sa lahat ng dumarating na problema sa atin. Huwag tayong kakikitaan ng panghihina. Dahil minsan dito nakakapenetrate ang ating kalaban, ang serpent. Minsan kung saan tayo naman doon sa gustong-gusto natin, doon tayo natitira. Doon tayo nakikitaan o nabubutasan ng serpent. Dahil may mga ginugusto tayo na ikipinanghihina naman ang ating spiritual life. Siguro alam na po niyo ang ibig kong tukuyin. Kaya nga minsan ang mga mata natin makasalanan na nakatingin pa rin sa mga nasa labas at ningning ang salibutan. Iwasan na po natin yung mga ganong gawain. Huwag na po tayo makisama sa mga ganong style na gawain. Like nalalapit na naman po ang mga Babylonian pagan activities. Hindi na po tayo doon. Iwasan na po natin ang mga bagay na yun. Kaya bilang pagiging David at napakaliit na servant, tanuhin po natin ang gabundok na problema. Dahil ang ating Aba at King Messiah ang lalaban sa mga battle na to at mapapagtagumpayan natin. From the book of Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of Yahweh at King Messiah shall will be reign forever. Maghahari, darating ang kanyang kaharian at tayo titipunin at siya ay paghaharian tayo magpakailanman. So magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid ko dito sa Hong Kong. At ako po'y umaasa
na tayo'y maging matatag sa ating pananampalataya. Tayo'y iingatan ng ating Abayahawa at King Mesiya Yahweh Shai. Let us pray. Aba, salamat po. Patuloy po ang iyong salita na nangungusap sa bawat isa sa amin. King Mesiya Yahweh Shai, tulungan mo po kami. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Lalo na doon sa mga pinanghihinaan ng loob. Lalo na doon sa mga may mga nakakarating na balita na ikipinanghihina po ng aking kapatid. Sa oras na ito, sa kapagalaan ng kanilang katawan dahil sa trabaho nila, kayo po ang magpalakas, Abayahawa. Kayo po ang tumulong sa mga kapatid ko na ito na malalayo sa pamilya nila. Ang nais po lang nila ay mabigyan ng kasiyahan at masayang buhay ang kanilang mga anak o mga kapatid, mga magulang. Salamat po sa pagpili mo sa amin. Salamat po sa pagtuturo mo na maging malakas kami, maging katulad kami ni David. Salamat po, Abayahawa, dahil sa pagkakataong ito, binigyan mo po kami ng matinding shield, armor, na panlaban sa aming kaaway. Salamat po. At ganun din tinadalangin po namin ang aming mensahero ng silangan. Ang mensahero ng alahayam, saan man po siya nandoroon, pantayan mo po siya, ingatan, bigyan ng kalakasan at haba ng buhay. Bigyan ng napakaraming revelasyon upang ipagkaloob po sa kawan at sa aming mga priesthood. Salamat po ng marami. Dinadalangin ko rin po ang chapter coordinator ng Hong Kong at ang assistant coordinator at ang buong kawan ng Hong Kong. Abayahawa, magsugo ka po ng mga anghel na magbabantay sa kanila sa araw-araw. At ipakain mo po ang mga pagkain espiritual sa kanila upang huwag na silang kanunin pa ng mga kaaway na nandyan lang sa tabi-tabi. Pagharian mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. At ngayong gabing ito, malaya ka pong makakakilos, malaya ka pong kakagalaw upang pagharian kami. Tulungan mo po ang bawat isa. At naramdaman po namin na kami ay niyayakap mo. Kami po ay minamahal mo. Yung pangako mo sa amin ay nangyayari at natutupad. Yung mga karamdaman gumagaling, yung mga problema naayos, yung mga kanilang panalangin na kahilingan ay binibigyan mo ng kasagutan. Salamat po ng marami, Aba. Dalangin ko po sa lahat ng mga servant na maging kagaya ni David. Maliit man ito, pero alam niya ang capability niya, yung kakayanan niya, at naging matatag. Purihin ka, Abayahawa. Salamat po ng marami. At hayaan mo po na pagtapos kami sa dalangin namin na ito, kami po ay magpapatuloy. Kami po ay tatakbo sa takbuhin at mararating namin ang finish line. Dahil kayo po ang aming pilot, ang aming driver ng buhay namin. Ang direction namin, yung kumpas ng buhay namin ay andirito. Andirito kayo, dakilang King Mesiya Yahweh Shai. Purihin ka, Abayahawa, King Mesiya Yahweh Shai, ngayon at magpakailanman. Yada. 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 Yada.
Maraming salamat po, Bro Chris Nobel, sa iyong hatid na. Blessings po muna, si. Thank you. Narito ako, salamat ko'y sa'yo. Ang buhay ko ito ay biglang nabago. Dati walang tiyak kung saan patungo. Dahil lang buhay ko ay makamundo. Nakita't narinig sigaw ng parmain. Katotohan ay nasumpungan sa puso ko'y naitanim. Ang dating buhay ko umahon sa dilim. Pag-uusig at paghusga bumalik sa akin. Ngunit salamat sa'yo aming mahal na parmain. Ang tinig ng silangan na nagpalaya sa amin. Ginamit ng aba upang ang totoo'y mabatid. Makalaya sa gapos ng mga hentil. Wala na ang lahat, pamilya ko't kaibigan. Sila ay nagalit, nagtaka, naguluhan. Walang gustong makinig. Ang iba'y nagtawanan. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Ngunit salamat sa'yo aming mahal na parmain. Ang tinig ng silangan na nagpalaya sa amin. Ginamit ng aba upang ang totoo'y mabatid. Sa gapos ng mga hentil. Wala na ang lahat, pamilya ko, kaibigan. Sila ay nagalit, nagtaka, walang gustong makinig. Ang iba'y nagtawanan. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Ngunit salamat sa'yo aming mahal na parmain. Ang tinig ng silangan na nagpalaya sa amin. Ginamit ng aba upang ang totoo'y mabatid. Makalaya sa gapos ng mga hentil. Ngunit salamat sa'yo aming mahal na parmain. Ang tinig ng silangan na nagpalaya sa amin. Ginamit ng aba upang ang totoo'y mabatid. Makalaya sa gapos ng mga hentil. Makalaya sa gapos ng mga hentil. Makalaya sa gapos ng mga hentil. Yada. 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 Magandang gabi, Bro Sinin. Magandang gabi po, Bro Sinin. Mga kaparian na Bro Chris Noel, salamat po sa iyong
pag palito muli sa amin sa lugar ng sa chapter ng Hong Kong at nagdala po ng mabuting balita ng Torah. Magandang gabi po, Brother PM Sen, and sa inyong pagdalaw. Go ahead, sir. Sa mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat, at napalito tayo muli sa ating Torah study. Kaya kung mayroon po kayong mga katanungan, nandyan po ang ating bro, Priest Noel. Magtaas lang po kayo ng kamay upang magtanong po kayo. Salamat po. Magandang gabi po, mga kapatid. Oh, go ahead, Brother Roland. Salamat muli. Bakit wala akong katanungan? Magpapaalam lang po ako, Pres Simri, Pres Noel. Kasi alam mo naman, bukas maaga ako aalis ulit, 6 to 6.30. Babiyahin na naman. Kaya pasalamat at clear po sa akin ng lahat. Kaya wala akong dapat itanong. Naintindihan ko po ang lahat. So, saka kay BMC nin. Papaalam din po ako. Good evening po sa lahat. Mga kapatiran na lang po ang mag-entertain sa inyo po. Thank you. Salamat po, Bro Roland. Salamat po, Bro. Be blessed po, Bro Roland. Bye po, Brother Roland. Sino pong susunod, mga kapatid, magtatanong kung ano pong mga katanungan nyo? Hindi po kayo maya. Ay, meron po si Satya. Go ahead po si Satya. Salamat po, sis. Sis Imelda and sis Anna. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po aming priest Noel. At sa ating pong brother PM, Sinet, Senen. And Brother Dan, sa inyo po mga kapatid. Gusto ko lang pong mag-share dito sa napakagandang mensahe na ibinahagi ng ating priest sa atin ngayon. At as in talaga ang ganda, 5 stone for us to be used in this journey. Pero ang anuhan ko po yung nasa last niya, number 5. Doon ako naiyak kanina. May katabi ako dito ng Torah, kahit na nga sabi nga po, corrupted ang Torah natin ngayon. Pero naandito po, yung sa last, yung stone number 5, na do not underestimate your capabilities. Alam niyo po, sa umpisa talaga, nagtatanong ako na, bakit? Pero ngayon sa ibinahagi ng ating priest, in a way talaga nagda-doubt kasi nga po, ngayon lang po talaga ako naka-linyas na nasa unahan, kumbaga. Pero sa pag-aaral natin po, lagi palagian ng Torah, sa atin na rin po, mga kapatid, dito sa ating chapter, nagkakaroon ng tatag ng loob. Dahil nga, andyan ang gabay ng mahal na ama ng ating alahay. Kaya lang, siyempre, minsan, out of desperation, naiiyak. Nakikita nyo naman po. Nakikita nyo tuwing meet and greet natin. Pero sana po, wag niyong ilagay yun ang luha ko na pagiging weak. Kasi sa akin pong personalidad, pag nakaluha na po ako, nawawala na yung kung ano yung nandoon na
maano sa puso ko. Galit man yan, pinanakit man yan. Pag nailuha ko na yan, wala na yan. Pero hindi ibig sabihin po nun is weak po ako. Mas gusto ko na nga po yung nakaiyak na lang. Yun. At yun nga po, doon si stone number 5. Hindi lang po yun applicable sa atin po lahat talaga. Na hindi lang yung nandito sa unahan ng linya, kundi sa bawat isa po sa atin nandito sa kawat. Na kahit anumang gaano man kaliit na bagay yun, may contribute natin. Malaki na po iyon. Doon nagmumula yung malaki sa maliit. Kaya, huwag po nating anuhin na. Huwag nating isipin na wala tayong maitutulong. The fact na nandito tayo kahit bilang member is may ano po tayo. Meron po tayong maitutulong at meron po tayong kakayahan. Yun lang po. Maraming salamat po, aming priest. Thank you, mga kapatid. Yada. Yada, maraming salamat. Salamat po, Sister Charito. Ako po ay natuwa. Minsan, pag napapansin po ninyo sa sarili ko, na hindi ko po talaga ito mapigilan. Minsan, pumapatak na lang yung luha ko. Na hindi naman ako dati ganito. Nope. Oh, hindi ko talaga mapigilan. Minsan, ganun. Kaya ano naman ang gagawin ko? Kung minsan, opo, na yung tears of joy na pinagkakaloob sa akin ng ating Aba, King Messiah Yahawashi, hindi ko talaga mapigilan. Kaya hindi naman pwedeng sabihin banal-banalan. Opo. Dahil totoo po yung nasa puso ko, yung consciousness ko. Dahil nararamdaman ko po na yung pong inyong ginagawa sa kawan ay napaka ganda. Dahil lang sabi nga sa ating napag-aralan ay kilala na niya tayo. Kaya nga po, nahalal ka, nahalal tayo bilang servant dahil napili na niya tayo. Pagaya na sinabi sa Book of Jeremiah, nasa bahay bata pa man ang kanyang ina, ay napili na siya ng ating abayahawa at alam na niya kung ano ang para sa kay Jeremiah. At ganun din tayo sa buhay natin. Wala tayong maitago. Lalo pat tayo nasa loob na ng covenant. Di po ba napakalaki, napakaraming bagay na inalis natin sa dala-dala natin. Yung nagsimula tayo sa Babylonia, sa pagan, lahat yan, natanggal na natin. Kaya nga tayo nasa loob ng covenant. At nanatili tayo, matatag. Kaya kagaya nga dito sa Hong Kong chapter, isipin nyo, 31 kayo. Marami pong bilang yan. Maraming bilang kaysa doon sa... hindi naman paramihan ito. No? Kaya lang dito makikita yung eagerness ng bawat isa. Yung pagnanasa na makarinig ng salita. Imagine anong oras na po ngayon magti-12. Pero andyan kayo, nanatili kayong gising. Nanatili kayong andyan sa table na hinanda ng ating King Messiah Yahawashi upang pagsanda niya. Kaya ako po ay natutuwa. Sa araw-araw niyong gawain, ingatan po kayo ng ating Aba. Yun lang po. Shalom. Maraming salamat po, please. Well. Maraming salamat. Sis, thank you. Sis Ana, ikaw naman. Tawag ka na. Salamat po, Priest Noel, sa magandang bahagi niyo po sa amin. Mga kapatid, mag-resent po kayo kung ano po yung inyong ibabahagi or tatanungin po kay Priest Noel po. Wala man tao. Magandang gabi. Sige po, Sister Malo. Good evening. Good evening, Sister Malo. Hi. Go ahead po. Good evening, Sister Malo. Good evening. Hindi po ako pumasok sa prayer ngayon. Pumasok dito.
Magandang gabi, Priest Noynoy. Ay, Priest Noel Noynoy. Salamat po sa mensahe ng Torah sa gabing ito sa katauhan ng ating haring si David na naging isang ehemplo paano labanan ang Goliath sa buhay. Ang Goliath po para sa akin ang pagpasok sa covenant. Marami talagang pagsubok kasi dinadalisay ang buhay ng bawat isa para maging matatag. Yun, kung hanggang kailan yung pananampalataya natin, kung tunay ba yung paglilingkod natin sa ating alahayam. So, kasama po talaga ang Goliath sa buhay para maging dalisay yung pananampalataya natin sa ating alahayam. Kasi ako sa kasalukuyan, maraming daladala na Goliath. Hindi naman daladala para sa akin. Ano lang, isang bagay na kung dumating man mga pagsubok, sabi naman ni Aba, di kita iiwan ni pababayaan man kasi siya naman yung kalakasan natin para mapagtagumpayan yung mga gulayat sa buhay na nasa ating harapan. So yun ang pero ang dami pag nagbibigay ng mensahe ang ating mensahero, ang laking yung mga revelation niya. Kung wala kang daladala na pumasok sa covenant, hindi ka matitinag, hindi ka lalabas sa covenant. Kasi empty vessel kang pumasok sa covenant. Kasi kung may daladala ka, pag may revelation ng ating mensahero, pag ikukumpir mo na naman yung nasa labas. Kaya mas maganda talaga nung pumasok tayo sa covenant, walang bagahing pumasok. Ang ganda ng mga revelation ni kapatid na mensahero na papalakas ng pananampalataya na dapat magpatuloy hanggang sa wakas. Di po ba, Pres Noel? Yun ang Eda, tama po. Opo. Yun po yung at saka sa sabi nga niya ang magtitiis hanggang sa wakas, di may corona ng buhay, di po ba? Yada, sister. Opo. Kaya maganda po laging may Torah at laging nagbabasa ng kanyang salita. Kasi po siya po yung sandata natin. At saka yun, salamat sa ating Aba kasi sa kabila ng mga pagsubok na naranasan sa buhay, andyan yung kanyang salita upang turuan tayo na mamuhay ng may katwiran. Yun lamang po. Yun po kasi yung nararanasan ko sa araw-araw kong pamumuhay. Salamat po mga priest namin na patuloy nagpapahayag ng Torah. Mahalaga po talaga ang kanyang salita ng Aba na laging pinagbubulay-bulayan araw-araw. Yeah. Salamat po mga kapatid. Magandang gabi. Salamat po, Mr. Marilo. Thank you po. Be blessed po sa iyo. Salamat. Po. Salamat din po. Sis Anna, next Sis Melda, magbati lang po ako. Brother Press Nobel. Opo. Gusto ko lang po ipaalam kay Brother Press Nobel kasi po nandito po ngayon sa Zoom, sa loob ng Zoom, yung aming pong kapatid na yung mga ang kanyang anak.
nandito po. Gusto ko lang po sanang mabigyan niyo po siya ng encouraging words aside from kanina po. Kasi sa isang katulad sa amin na OFW na wala, hindi man lang po namin masilayan. Ganyan ang kanyang anak na mayapa na mas ano po na galing po sa inyo ang na mga salita ang maririnig niya po. Pero doon sa mga encouraging words na ibinibigay po namin ng mga kapatid na nandito sa kawan. Ngayon din, yaman din lang pong naandito po kayo ngayon. Sis Evelyn, nandito po siya sa loob. Maraming salamat po. Yes, sis. Nakikinig po ako. Yeah. Okay. Thank you. Pagpalang gabi po. Yeah. Yes po. Salamat po. Mayroon pong tinatawag tayong born in the spirit. Yung ipinanganak na muli. Gaya ng paliwanag ng ating mga hal na mensahero na hindi ganun kadali na antimano ay born. Kasi dati nga, nung nasa Babylonian pa, pag tinanggap mo lang siya, ay bago na ang buhay mo, pinanganak ka ng muli, nasuutan ka na ulit ng panibagong damit. Hindi ganun kadali. Ayon sa ating mensahero at sa sinusunod natin sa Torah. Kagaya po nitong kapatid natin na sa kasalukuyan, eh siyempre naramdaman niya na ang kalungkutan, malayo siya at ang mahal niya sa buhay ay nawala. Ang sabi po sa Torah, ay ito po ay bumalik sa ating alahayam, ating aba. Kaya maring masakit sa atin, pero ang kapakinabangan po nito ay nasa kingdom, sa alahayam. Kasi babalik po siya doon. At bilang may ano ko po sa ating kapatid na maging matatag tayo sa oras ng ganitong mga pangyayari na nakuha siya ng ating may likha. Maging matatag po tayo dito dahil sabi nga ng Torah ay ang isa ay mawawala pero ang babalik dito ay maganda sa buhay natin. Bakit ko po nasabi ito? Minsan hinahanap natin yung mga nawawala sa buhay natin. Pero pag andyan, hindi natin napapansin. Kaya kung may pagkukulang tayo at pag nawala, ay tayo ay umiiyak dahil hindi natin naibigay sa kanya yung mga bagay na dapat ay nagawa natin. Dahil nga sa malayo tayo, hindi na natin siya nayakap, hindi naman lang natin siya nahalikan. Kaya sa pagkakataong ito, doon naman ang kanyang salita upang makapagpalakas sa atin na nagiging mapalad tayo. Bakit? Di po ba nangyari din naman ito sa ating misaya? Hindi naman kagustuhan ng Aba na mawala ang kanyang anak. Sa katuruan ay naging siya yung nagsilbing handog.
Sabi nga ng malamesero, hindi sa kasalanan, kundi sa paralaang doon sa mga interest ng kalaban. Kaya ganyan din po yan. Kumbaga sa ano eh, dahil sa nasa loob po kayo ng covenant, tinitingnan po ng serpent kung gaano kayo katatag. Kung gaano kayo katatag. May mga bagay na ganyan nga ang pagsubok. Pero wag po kayong mag-alala dahil pagdating ng araw, muli at muli ay tayo ay iipunin at pagsasamahin. So maging matatag lang po tayo. Isa sa ganyang mga pagsubok. Tingnan niyo po sa buhay ni Job. Buhay ni Job. Nakikita ni serpent, ni Satan, ni Lucifer, kung anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayo. At diyan nasusubok yung ating pananampalataya. Kung gaano tayo sumunod sa kanyang righteousness sa loob ng kawan. Anong nangyari sa kay Job? Di po ba lahat na iginawa? Yung mga anak niya, tinanggal. Namatay din. At halos kasuklaman din siya ng kanyang asawa. Pero natili po siya sa pagiging matatag. Natiling matatag. Ilagay po natin ang ating sarili sa mga kay David na napakaliit pero matatag. Malakas ang pananampalataya. Di kayang ibagsak ng sino man. So ang Torah ang makakapag pa lakas sa atin. Makakapagpalakas, makakapagpatatag sa buhay natin sa oras ng ganitong mga dalamhati o mga pangyayari. Kasi nga, malayo, malayo kayo. Hindi nyo kayang gawin yung gusto nyong gawin. Hindi nyo kaya. Kaya yun lang po ang masasabi ko. Ilagay po natin sa sarili natin doon sa mga nangyari doon sa mga servant ng ating alayam. Nawalan din sila ng mga anak pero nanatiling matatag. Huwag po natin ipagkait yung buhay kasi kanya naman po talaga ito eh. Kanya. Yun po ang pagdadalisay sa atin. Yun yung isa sa mga purification. Dumadaan tayo sa stage ng pagsubok. Yun nga lang iba-ibang pagsubok. At para sa kapatid ko na namatayan, maging matatag ka lang po at sumunod sa covenant. May mga bagay po na ginagawa ang ating alahayam sa buhay mo. May ginagawa po siya. Kung sakali man pong nangyari ito, mayroon pong plano. Di po ba, for I know the plan. Alam po niya ang takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang plano niya, yung purpose niya sa buhay natin. Kaya wag po tayong malulungkot. Kasama po natin ang ating kawan. Andiyan po ang ating chapter coordinator na lagi lang po tayong sagawain. Yan po ang may palit natin. At pag nakita po tayo ng ating alahayam sa sitwasyon na hindi tayo napadaig, hindi tayo napatalo, ibig sabihin tayo po yung mananagumpay, tayo po yung victorious as a servant, as a lamb. Tayo yung tupa na, na maamo at sumusunod. Tayo po yun. Papalad ka po, sister, dahil sa sumasaiyo yung ating King Messiah, Yahweh Shai. Masayo. Bakit ko nasabi ito? Dahil sa pagkakataong ito, andyan kayo, nagiging matatag.
Yung iba hindi papasok sa Zoom eh. Magdadalamhati na eh. Parang bang pinagsakluban ng mundo. Ganun. Bakit ako pa? Bakit siya pa? Bakit yung pang ano ko, yung pang mahal ko, parang mga ganun. Pero tingnan niyo po ang sarili niyo at nakikita namin na andyan kayo still na nakatayo. Matatag. Salamat po, sister, sa buhay niyo. At ang dalangin ko ay ingatan po kayo ng ating alahayam sa araw-araw niyong gawain dyan. And then, huwag po kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Mahal po kayo ng mga mahal niyo sa buhay. At higit sa lahat, ang ating Abayawa. Be blessed po. Be blessed. Yada. Yada po. Be blessed, kapatid. Pwede po magsalita. Yes. Sige po, go ahead, sis. Nagpapasalamat po ako sa ating press na sa mga sinabi niya sa akin, mga payo niya. Opo. Talaga pong masakit. Nahirap. Pero sabi nga po ninyo, di ba? Ganun po talaga. Puro pagsubok. Kailangan lumaban. Kailangan tumindig. Dahil nandiyan naman po talaga ang Ama. Naniniwala po ako na hindi niya po talaga ako pinabayaan. Actually, kahapon po nung malaman ko na nalagutan ng hininga yung anak ko. Halos sumabog pong mundo ko. Nagsisigaw po ako dito sa kwarto ko. Nag-isa lang po ako. Pero dahil nga po siguro talaga nilulukob ako ng spirit ng ating Aba. Kaya nakayanan ko rin po tanggapin. Halos isang dalawang araw po ako hindi kumakain. Ngayong gabi lang po ako kumain. Dahil pakiramdam ko hindi ko malunok ang pagkain. Balit nagpapasalamat po ako sa Aba dahil binigyan niya po ng kalinawan lahat ng aking mga katanungan. Siguro nga po talagang pagsubok lang sa akin yung nangyayari ngayon. Tatlo lang po ang anak ko. Nabawasan po. Binawit na po niya yung sana pinhiram niya sa akin. Pero alam ko pong mayroon nga po talaga siyang plano sa buhay ko at sa buhay ng aking anak. Para po sa akin, hindi po ako natalo. Magkos po ako ay nanalo. Nagtagumpay po ako dahil ang anak ko po, bago man po na nabawian ng buhay, natanggap niya po ang tunay na pangalan ng ating alaya. Nagpabautismo po mo. Nabautismohan po ang aking anak noong this November 9. Marami po ko sa aming bahay, aming lugar. Marami po talaga nagtaka. Bakit? Kung kailan daw nagbago ang anak ko, saka pa daw siya nawal. Kahit po ako, no, kasi yun po talaga ang gusto kong mangyari sa anak ko, magbago siya. Kasi po sa totoo lang, ang anak ko ay warpreg. Sa edad po niyang 17 years old, nag-start na po siya 15 years old, nag-start na po siyang uminom ng alak, nigarilyo, magbarubado, lahat po ng kalokohan sa kanya na. Pero sa sabi ko sa anak ko, magbago ka anak. Kung mahal mo ako, tanggapin mo. Hindi ako ito. Kaya, nung nabalitaan ko na
bago po pumalis dito, ay pumunta po dito, ay siya po talaga yung nabautismohan. Tapos po, sabi niya sa akin, Mama, mahal kita. Kaya tinatanggap ko ang ating ala niya. Tapos po kanina, sabihin na pong baliw. Dahil sabi ko, alayan pa ba? Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung ang anak ko ba ay kasama mo o hindi. Pinipikit ko ang aking mga mata na kahit pa paano na sana, sabi ko sa alayan, ipakita niya sa akin kung nasaan po ang aking anak. Meron pong kapatiran na tumawag sa akin dito. Hindi ko pinansin nung una dahil gusto ko pong makita kung talaga pong nasaan ang aking anak. Dahil pinipikit ko nga po ang aking mga mata. Pero purihin na nga ba, yung tumatawag po sa akin, sinabi po pala niya sa akin na talaga pong mamamatay ng aking anak dahil napanaginipan daw po niya na ang aking anak ay umaakyat na pataas na nakakulay puti po. Kaya po alam ko po talaga, masaya na po ako sa puso ko. Ang alaya, maraming pong salamat. Yun yun. Be blessed po kapatid. Si Saan, tumawag. Saan, natawawag ka na? Kung may walang nag-resign. Salamat, oh. Sis Evelyn. Pakatatag ka lang dyan. Dito lang kami, mga kapatid mo. Mga kapatid ko, nasaan na kayo? Mag-resign naman kayo. Bati, tawagan mo sila, sis. Isa-isa. Nakatulog na ata sila. Wala naman ng... Hulong nagre-resign. Ikaw na muna mag-butt-in, Sister Anna. Ikaw na muna mag-share. Sandali. Si ano? Si Sis Flor de Lisa. Sis kasi Flor de Lisa. Yung pong, may dagdag lang po ako, Sister. Yung pong sinasabi kong born, yung born in flesh and born in the spirit. Kung yung pong, di po ba yung kapaliwanagan ng ating mahal na mesahero, ganito po yan. Doon sa literal, di po ba sabi ng ating kapatid na 17 years old yung anak niya na natutuwang mag-inom, natutuwa na lahat ng mga masasama yung ginagawa niya. Ngayon, tumanggap siya sa alahayam sa huling hininga niya. Natanggap po niya. Yun ang po yung born in spirit. Kasi matagal, matagal na panahon yung ginawa niya. 17 taon. Sipin niyo na what nang siya isilang. Minahal siya ng magulang. Pinalaki. Minsan naalala natin yung pagpapalaki ng ating anak na pagka dinadapuan ito ng lamok, pinapatay natin. Lagi natin sinasabihan, huwag mo gawin ito. Huwag mo kainin yan, yung mga bawal. So ganun, ganun natin kamahal ang ating anak. Ngayon, minsan, nasa pagpili na ng mga human o ng mga tao yung ginagawa nila. Masama o mabuti. Ganon, dalawa lang. Kasi malalagay doon sa masama o sa mabuti. Pero pagdating po ng born in alahayam na, nasa kanya na, nasa ating aba na, mababago na po yun. Kaya salamat doon sa nangyari dahil nga po masakit sa atin. Pero yung pangyayaring yun ay nakakabuti. Bakit? Dahil baka po may mangyari pang masama sa kanya kung magpapatuloy siya na ay dahil nga tinanggap niya. Kasi may mga pangyayari po sa Torah na ganun. Pagaya po ng Book of Revelation, sabi niya ay huwag kang sasala sa init o sa lamig dahil isusuka kita. Di po ba, mayroong mababasa tayong gano'n. So ngayon, pagka po ikaw ay nawala sa covering, sa presensya ng ating Abayahawa, wala ka na rin po sa protection niya. Wala ka na rin. At
ang gagawin ng kaaway ay ikaw ay papatayin. Papatayin. Wala ka na sa protection niya eh. Lumabas ka dun eh. Ngayon, para lang siya ay makaligtas. Tinanggap niya ang Aba. Yun ang pinakamaganda dun. Tinanggap niya. Hindi nanalo ang serpent. Akala ng serpent na ay panalo siya. Pero tingnan niyo yung journey niya. Sa huling sandali, pumasok sa covenant ang ina hanggang sa yung anak nagpalo. Sa place lang naman namatay eh. Sa place lang eh. Pero yung kabuhan nun, yung nilagay sa butas ng ilong ng nilikha niya na may kaluluwang may buhay, espiritu, hindi yun namamatay. Hindi yun namamatay. Kaya nakita nung ating kapatid na tumataas sa langit na nakadamit puti, ibig sabihin malinis na, pinatawad na siya. Yung ganong mga pangitain. So kinukonsider po natin yung mga pangitain na yun kung ano man yun, siya lang ang nakakaalam at siya rin ang makakapagpaliwanag doon ng ating Ama na lumika. Dahil sa Kanya po ang buhay natin. Sa Kanya po, hindi naman po sa atin to. Kaya yun lang po ang tangi kong masasabi sa ating kapatid. At maging matatag lang tayo. Patuloy tayo at makarating tayo sa pangako ng ating alahayam. Be blessed po. Thank you. Yan. Keep yan da. Si Smilda, magtawag ka na. Tinatawagin natin si Sa. Teka. Tingnan natin. Baka meron nag-raise hand. Sister Flor de Lisa, nandyan ka pa ba? Kala yata tulog na. This is Perlita. This is Perlita. Listen po, mga sister. Saan ba ako? Ano po ang inyong mai-share po sa ano po napulot nyo sa binahagi po ni Priest Noel po? Magandang gabi po, Bro Priest at Bro Sinin. Wala po akong maibabahagi. Magpasalamat lang ako sa dalang balita na ating narinig ngayon kay Bro Priest. At salamat sa pagkakataon na nandito naman tayo na pinuntahan tayo kahit napakalayo ang Hong Kong, nandyan pa rin ang ating priest. Kaya yun lang, magpapasalamat lang ako sa kabatihan ng Abayahawa sa ating lahat. Yun lang po. Salamat po. Sis Perlita. Salamat po, sis. To you, sis. Mga kapatid, what about Sis Glenda? Sis Glenda, unmute please. Hello po sa lahat. Hi, Sister Glenda. Noel, sa ating mga moderator, sa Bro Sinen. Ano lang po, may tanong lang po konti, Priest Noel. Dito sa ano ba, stone number 5? Minsan kasi, nag-doubt tayo sa ating sarili, lalo na pag nalagay ka sa tungkulin na hindi mo inaasahan. Nagkakasala po ba tayo ito? But sometimes without the, nag-doubt tayo sa ating, dito sa number 5, yung don't underestimate your capabilities. Kasi minsan, nagdadalawang isip tayo sa ating sarili. Minsan eh, kung kakayanin ba natin itong mga tungkulin na nakaakibat sa atin. Magkakaroon po ba tayo ng pagkakasala nito? Yun lang po ang tanong ko. Thank you. Salamat po, Sister Glenda.
Nagpalaki ka po ng ating alahayang. So dito po sa don't underestimate your capability. Hindi naman po tayo nagkakasala kasi wala naman po tayong lalabagin dito. Kasi ang kagaya po ng nadaanan po kanina, anong pagkakaiba ng pagkakamali sa kasalanan? Halimbawa, may binigay sa ating task ang ating sisi, ito gawin mo, tapos medyo daw tayo, parang hindi natin kaya. Eh, hindi naman kaysa hindi natin ginawa, eh kasalanan na yun. Hindi lang natin nagawa. Ang kasalanan ay yung, di po ba, nandun naman sa 10 utos. Ngayon, ang kasalanan pa ay ano pa, marami kasing kautosan eh. Kung mababasa natin, nasa 600 plus na laws, kasama na yung pagkain ng mga bawal. So ngayon, dito naman, ang pinupuntos po dito ay yung paglilingkod bilang servant. O kaya din naman ay yung katayuan natin na tayo ay nakukumpuse na baka hindi natin makayanan yung gagawin. Pero mayroon naman pong ganito, yung tawag dito yung pinaka tinitake natin na Torah. Kumbaga sa ano yung vitamins para makapagpalakas. Para makapagpalakas atin na binibigyan tayo ng kalakasan ng Torah na kaya mo yan dahil pinili na kita noon pa man. Hindi naman ako ang hindi naman ikaw ang magsasalita sa akin ay kundi ako, sabi kay Jeremiah. Kasi takot din si Jeremiah nung time na yun dahil gagawin siyang prophet eh. Gagawin siyang servant. Eh, siya'y bata pa. Paano niya magagawa yun? Ikumpara natin sa sarili natin na ako na lang po, halimbawa ako, pag sinabi ko na ay, hindi ko yata kayang maging priest. Pero pag pumasok sa akin yung salita ng Torah, yun naman po ang makakapagpalakas sa akin. Para gawin ko. Para gawin ko. Kaya nga, stay ka lang tayo dyan. Dito lang tayo. Huwag lang tayong lalabas. Kasi pag lumabas tayo, hindi na natin magagawa yung pinagagawa sa atin ng ating Aba. So, ganun po. Kaya nga, laging, kahit doon po sa mga sa binubuo ng aming pagiging servant, marami po nagsasabi na wala naman akong alam bakit ganito. Yun, wala naman ako kakayanan. Hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako dating ganoon, hindi naman ako dating servant, pero yun. Ganun po. Ang kailangan lang natin ay yung tayo sumunod. Diba ba yung pagpili doon sa 12 disciples na bakit ko ihuhulog yung lambat, ay alam ko namang walang mahuhuli. Alam ko walang mahuhuli. So, ganyan din tayo eh. May confusion eh. Pero maya-maya lang susunod. Para mang sino po ang mga magulang dito? Di po ba tayo mga magulang? Pag may inuutos tayo sa anak natin, matagal bago sumunod. Pero susunod din. Susunod din siya. Kaya lang medyo mga slow. Islo. Kung hindi pa pagagalitan, sakalang susunod. Kung hindi pa, ganun. Misang ganun tayo eh. Kung hindi pa tayo pagsasabihin ng Aba, hindi tayo susunod eh. Yun. Kaya kung hindi pa pupukpukin, itutulak. Saka pa lang. Saka pa lang. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Meron namang Ate Manoy, pag sinabing, ito gawin mo, Ate Manoy ginagawa. So, ayun. Bilang nasa loob na ng covenant, ki-islo ka pa man, ki-mabagal ka pa man, pero sumusunod ka. Yada. Minsan nga yung nahuhuli, yung panauna eh. Yada. Totoo po yun. Minsan yung nagpapakumbaba, di ba sabi, nagpapakumbaba, itinataas eh. Kaya ayoko na lang nasa taas. Gusto ko na nasa ibaba. Kasi laging itataas ka ng ating Aba. Eh kaysa doon sa lagi ka nasa taas, baka mamaya mapansin natin sa sarili natin eh taasan pa natin siya. Kaya still humble and then masumunod lang sa kung ano yung pagiging obedience o lagyan tayo ng ganun.
ng ating King Mesiya Washay, yung tamang pagsunod. Pag sinabi ng sisi natin na mayroon tayong ganito, antimano nandun. Matik-matik na yan. Pag sinabing may prayer warrior tayo. Ay, wala na yung sabi. Ay, sandali. Mayroon pa akong ano. Mayroon pa. Ah, wala. Sige, may Zoom naman. Dibuksan mo. May trabaho ka. O gawin mo. So, mayroon na mga ano eh. Unless na lang pinagbabawal lang company na gumamit ng cellphone. Pero, naging OFW din ako. Nakakalusot man minsan. Ganun. Basta, gusto natin. May paraan. May paraan. Kaya lang pag ayaw natin talaga, wala nang paraan. Kaya ibalik ko ulit doon sa ano, gawin natin ang tama para wag na tayo magkasala. Anong ng mali at kasalanan? Anong pagkakaiba ng mali at kasalanan? Wag mo nang gawin ng mali para walang kasalanan. Yada. Yada. Salamat po. Sila po. Be blessed po, Sister Glenda. Bless. Hello, Sister Glenn. Hello, thank you. Thank you, Sister Glenn. Welcome. Baka si Sis Jane na gusto mo ano, makapagbahagi din. Sis Nerissa. Nakataas na kamay. Yes, welcome. Oh, Sister Nerissa, go ahead po. Good evening po sa lahat. Good evening po, Christmas. Hindi po ako, mag-share lang po ako. Okay. Sana hindi sa anak ni. Kasi ako po yung nalaginip. Oh, oh. Sige sis, good. Two days ago. Si Evelyn, may kaya umiiyak na nagbababay. Puputol-putol kasi. Puputol yung ano. Robotic kasi si Nerissa. Ah, robot. Okay na po? Oh, yeah. Okay na po. Okay na. Naka-stand. Yung panaginip ko, yung, well, hindi ko nakita yung mukha niya, pero may pangalan siya si Sis Evelyn. Kumakaway siya, nagbabay, nakapalda siya ng itim, naka-t-shirt ng puti, tapos mahaba yung buhok niya, nakapuso. So, iniisip ko, si Sis Evelyn natin. Actually, minisis ko si Sis Evelyn natin na dito eh, na, nung December 11. Mm-hmm. Kasi December 10 ko na Panginoon na ginipan. December 11, minisis ko siya, kinumusta ko. Kasi sabi ko sa kanya na paniginipan kita, sis, na may kinakawayan ka, umiiyak ka, nagbababay ka. Tapos doon sa puti na yun, umaakyat na ganun. Mm-hmm. Tapos kaninang umaga ko lang talaga na-realize na kasi magta-transfer, magbibigay tayo ng tulong. Mm-hmm. Tapos si Sis Evelyn pala, yung anak sa kanya pala. Hindi ako makatiis, tinawagan ko siya. Mm-hmm. Tinanong ko, tinignan ko, sure, mababang buhok mo, may ganito ka bang damit? Umiyak na siya kanina. Sinabi na yun lang daw ang sign na hinihintay niya. Yes. Kung ano, kung tinanggap ng mahal na aba yung anak niya. Hindi ko alam, naging instrumento din ako pala. Yada. Yada. Salamat, Sister Nerissa. Salamat. Thank you. Salamat, Sister Nerissa. Okay. From the book of Habakkuk, mayroon pong nasasabi sa book of Habakkuk na sabi ni Prophet Habakkuk sa ating Aba, bakit mo ako pinagpapakitaan ng lahat ng mga kalagim-lagim kasamaan? Mayroon po doon. Kasi konti lang naman po itong sinulat ni Habakkuk. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo. Sabi po dito sa Habakkuk verse 1 to 2. O Alayam, how long shall I cry and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence and thou wilt not save. O Alayam, hanggang kailan dadaig ako at hindi didinggin?
Ako'y dadayin sa iyo sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. Isipin po natin ito. Ay bulay-bulayan po natin. Hindi ka magliligtas. Papakitaan ng mga nangyayaring kasamaan. Yung mga namatay, yung mga digmaan, yung mga problema. Pinakikitaan si Prophet Habak ng mga ganon. Tapos hindi naman magliligtas. Hindi po ba? Yung ganon kay sister, pinagpapakitaan siya. Pero hindi naman, wala siyang kakayanan. Pero ito ang mahalaga po dito. Yung pinagpapakitaan siya ng mga pangyayari na may mangyayari. Kaya yung iba, kung aware tayo sa mga nananaginip, sabihin po agad para naman tayo ay makapaghanda o may protection o masabihan. Mahalaga po ito eh. Minsan dito po pinadadaan yung mensahe sa atin ng ating Aba, ng ating Alahayam, kagaya po ng ating mahal na Monsahero, di po ba? Bigla na lang mag-pop up sa kanya yung mga revelation. Ganito pala yun. Hindi niya alam na yung sinasabi niya ay nasa scripture. Pero nandun. Kaya kagaya po niyan, nangyayari talaga. Magkaroon ng yung salita ng ating Alahayam ay nagkaroon ng salitang may buhay. The living scripture. So yun po yun. And then nag-pop up, nanaginip, may nawala nga, may nakuha. Yun. Kaya lang, wala nga tayong kakayahan to save. Pero may kakayahan tayong manalangin. Manalangin tayo. Halimbawa, may coming na typhoon dito sa Pilipinas, di po ba? Pinakikitaan ng kasamaan. Kasamaan po yung mangyayari. Dahil bagyo, makakasira, ganyan-ganyan. Yung mga ating sakahin o kung halimbawa yung mga produkto natin o yung tahanan natin, magkaroon ng ganon. Pero dahil sa pinakikitaan ng mga ganon, napapag-pray. And then yung ano na yun, pag dininig ng Aba, makikita po natin na lilihis yun. Walang mangyayaring pisala, walang mangyayaring... Hindi po tayo yun, kundi ang Aba ang may gagawin niya kung ano yung naaayon sa ating pananampalataya, sa dikta ng ating consciousness, sa diwa natin, sa puso natin. Ayun. Yun lang po. Maraming salamat. Yada. At maraming salamat din po, Sis Nereza, sa inyo pong pagbabahagi. At yun nga po, nawala ng, kumbaga, yung tinik na nasa puso ni Sis Evelyn. Kasi kanina kausap ko din po siya. Yun lang, sabi niya nga, yun lang ang inaantay niyang sign. Ikaw pala yun, sa iyo pala pinadaan ng mahal na Ama, ang kanyang panalangin. Maraming salamat po. Yada. Nag-iisang diwa. Nagkakaisang diwa. May babahagi ka si Glenn? Wala. Pag wala na magbabahagi, siguro. Yeah. Para naman makapagpahinga. Si para makapagpahinga na rin siguro. Yes. Kasi ano, 12:20 na. Okay. Yeah. Wala. Kung wala na po, so mag-ano. Last message niya para sa atin. Mahal naming priest, aming priest Noel. Yes po. Hingi na lang po kami ng last message nyo kasi para naman po kayo ay makapagpahinga na rin po. Mag-aalas 12:30 na po. Opo. Sige po, Sister Charito. Para po sa lahat ng kawa ng Pongpong chapter, at sa mahal niyong chapter coordinator, Charito Osinar, ang tanging dalangin ko po sa Hong Kong ay maging matatag ingatan ng ating Abayahawa, kay Misi Yehawashai, at
manabik po tayo sa kanyang salita, sa mga Torah study. Sama-sama po tayo na pag-aralan nito. At ganoon din po sa akin naman, kung may pagkakataon, mag-message lang po kayo at andito po ako para handang sumubaybay, handang makasama nyo sa ganitong mga pag-aaral. At para doon sa kay Sister Evelyn, salamat po sa buhay nyo dahil sa ganitong pagsubok ay kayo po ay andyan, still standing, and by your faith, naging matatag. Lalo pa kayong dinalisay, na-purify ng ating alahayam. Diyan nakita kung gaano kayo ka-tatag ang pananampalataya para sa kaubinan. Marami pong hindi lang po kayo ang ganyan na mga pangyayari. Mayroon pang mas mabibigat pa na talagang kung sino pa yung kaisa-isang anak na napakabuti ay kinuha. Talagang halos lumuha at hindi niya nakakayanan pero andyan pa rin. So, salamat sa Aba at magpakatatag po tayo. And then ngayong gabing ito, mapanaginipan po natin si King Missy Yayawa siya. At higit sa lahat ay hindi lang mahipo kundi mayakap tayo niya. Mayakap tayo niya. And then mahalin tayo. Yung mga hinihiling po natin sa ating Abayahawa, mga prayer natin, alam ko po na dinidinig niya po ito. Nakakarating po sa kanya at mayroon pong handa siya para sa atin na ipagkaloob ito ang ating mga kahilingan. Yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. Be blessed, mga kapatid ko. Shalom. Yada. Maraming salamat. Be blessed po. Maraming salamat po, Bro Sinin. Be blessed po. Salamat po. Good morning. Maraming salamat sa ating lahat, mga kapatid. Good night po. Good night, everyone.